Mga Bebs, welcome back sa aking channel. Ayan, so, tago natin. Mamaya mga Bebs, itutur ko kayo sa, ano namin, sa bagong bahay. Bagong bahay, hindi. Sa bagong ayos naming bahay, itutur ko kayo mga Bebs. Ayan, good morning si Yeram. Si Yeram mga Bebs ay wala pang school. Next week yung school niya. Tapos si Yetcha naman ay nag-school na siya. Ayan. So today mga Bebs, kaya tayo nag-vlog kasi kukunin na finally yung ating box. Ayan. So nag-message na sila kagabi sa akin. And sabi, ngayon daw ang ngayon nga ang pick up ng box. So ayan, so tinabi-tabi ko na yung mga dadaanan ng box kasi para ano, medyo maluwang dito sa palabas ng pinto kasi pinasok ko muna dito yung ano yung chang kaman ko box temo ni Kajua noon. So yung lalagyan ng ano ng sapatos, pinasok ko muna saglit dito. Tapos yung halaman na nandito ay pinasok ko lang saglit doon. So, ayun. Mamaya mga Bebs, pagdating nung kumukuha ng box, ay tayo ay magbablog mga Bebs. Ipakita ko sa inyo. Tapos mamaya itutur ko kayo dito sa bago naming ayos na bahay. So, mamaya ayusin ko ulit yung kwarto ng mga bata. So, gagawin ko basta mamaya mga Bebs, isama ko na lang kayo sa pag-ayos ng kwarto din ng mga bata para naman matambay-tambayan nila. Kasi dito mga Bebs, kasi ngayon dito mga Bebs ay lagi na silang tatambay dito sa room namin ng papa nila. Nagustuhan nila yung room namin dito. Kaya ayusin ko din yung room nila doon para matambayan din nila. So ayun, later na lang mga Bebs, katatapos lang na yun mag-almusal, nag-order pala ako ng tinapay na monay, ensaymada, at saka yung isa pa na tinapay na may asukal sa taas. Yung parang katulad din siya ng monay, pero meron siyang asukal sa taas. Ayun. So, yun ang in-order ko kung dumating siya kahapon. So, yun ang inalmusal namin ni Yeram at saka ni Yechan. Tapos, si Mister naman nagbaon din siya ng isang tinapay. So, ayan. See you later, mga Bebs. Nagtrabaho na rin pala si Mister. A few moments later. Mga Bebs, nag-start na akong maglinis ng dito sa malaking room. So, ayan, nilabas ko yung mga gamit na nasa room. Ayan. Nilabas ko. Tapos, yung kama mga Bebs, dati ay nandoon siya. Hinila ko lang siyang paurong dito. Tapos yung mga gamit dati na maleta. Na tatlong maleta. Tapos, ano pa ba? Itong upuan na itong mga Bebs na mahaba, dati ay nandito siya sa side. So, ang ginawa ko, yung mga maleta ay nilabas ko ngayon. Nilabas ko, tapos, yung dalawa palang nailagay ko mga Bebs. Tapos, yung box pala ng JBL, itatapon na yan ni Mr. sa Friday. So, nilabas ko na yan. Tapos, ngayon ay itong mga Bebs, nilagay ko na dito yung mga maleta. So, titignan ko kung kakasya pa yung malaking maleta dito. Kasi kada Sunday lang naman or Saturday namin ginagamit yung malaking maleta kasi lalagyan siya ng aming speaker. So, ay napagod ako, grabe. So, ano, ako lang kasi mag-isa nag-aayos mga Bebs ngayon. So, wala kasi si Mister, nagtrabaho. Tapos yung ating box mga Bebs, ayun, naghihintay na siya sa pinto. So, wala pa namang message. Siguro, nagbibiyahe na yung magpipick up niyan. So, ayan mga Bebs, sana samahan niyo ako sa pag-aayos ko dito sa ating, ano, tawag na to, sa ating bahay mga Bebs, para maging bahay naman siya ulit. So, ayan mga Bebs, okay na po yung room ni ng mga bata. So, ayan. Hindi kasha yung malaking maletang to sa veranda doon sa cabinet. So, dyan ko na lang siya nilagay. At least, naiipit yung airbed. So, hinihingal ako. So, kapag, anong tawag nito?
Kapag taglamig na mga beb, tutupiin naman na yan, ibabalik yun sa ano doon sa labas, yung lalagyanan ng kung saan nakalagay yung mga tawag namin, yung doon, yung meron kaming cabinet sa labas mga bebs, doon pa sa labas, so ibabalik na yan doon, so mawawala na yan, magkakaroon na ng space dyan pag nawala yan. Tapos ito, ibibigay ko doon sa kaibigan ng ate ko, kasi sobrang laki mga bebs, wala talaga siyang space dito. Tapos ayan na yung kama ng mga bata, tapos katabi niya na yung computer ni Yechan. Ayan, so nandiyan na yan. So yung gitara ni Mister, hindi ko alam kung saan ko pa yun ilalagay. So nilagay ko muna dyan, si Mister na bahala dyan. Tapos ayan mga bebs, ganun, yung side dito ganun pa rin siya mga bebs, hindi ko yun binago. Ito kasing bike na to, istorbo. Nakakaano siya ng space mga bebs, so wala naman kasi siyang space sa sala. Kaya ayun, so at least dito hindi na hirap mga bebs, hindi na masikip kasi inusog ko na yung kama dito. Tapos ipakita ko pala sa inyo mga bebs yung aming kwarto, ang aming ano, kwarto mga bebs. Ayan, so ayun, naglagay po ako ng maliit na cabinet dyan sa kamaniram. Tapos nilagyan, naglagay dito ko nilagay yung mga charger namin mga bebs, para alam namin kung saan sila at naka-safety sila dyan mga bebs. Tapos ayan, malalagyan ko ng mga baterya din. Ayan, tapos naglagay po ako ng halaman dito para romantic. Tapos yung ating iPad, saan ko sinabit. Ayan po yung ating style. Tapos naglagay na rin po ako ng cortina dyan. Nakita ko yan sa cabinet namin doon sa veranda. Ayan, pati tong cortina namin na malinaw. So ayan, pinukpok ko lang yan mga bebs. Pako lang yan mga bebs. Ayan, pako din yan. So ayan mga bebs, ang gandang tignan. Nagustuhan ni Mister. Tapos ayan, nilagay ko na lang dito yung ating salamin. Ayan, tapos yung aking bag dyan ko lang nilagay muna. Kasi wala pa siyang paglagyan. Tsaka yung ating ang vacuum dyan muna nilagay. Tapos yung mga ibang kumot dyan. Tapos yung ibang damit, yan dyan ko nilagay mga bebs. Ayan. Ayan, okay na siya dito mga bebs. Tapos yung ating lalagyan ng sapatos, sinabi ko sa inyo kanina, dyan muna siya kasi nga kukunin itong box mamaya. So ayan, naglagay din ako ng ano dyan, maliit na lalagyan. Tapos yan, yung aming maliit na speaker. Ayan. Ayan, kasi naglagay, nandito kasi dati yung lalagyan ng shoes. So baka hindi magkasya, kaya tinanggal ko muna. Tsaka yung halaman na ito mga bebs. Ayan, mamaya, pagkakuha nito, ibabalik ko rin sila doon. Ayan. Whew. Tapos ito na mga bebs. Oh, ang ganda-ganda dito. Maaliwalas na siya mga bebs. Maluwang na siya. Ang ganda ng tignan ng ating sala. Tapos, ayan. Mga bebs, ayan. Yung lalagyan ko ng aking mga underwear. Ayan, dyan ko lang nilagay. Tapos, nilagyan ko ng mga halaman. At saka yung, ano kasi ito mga bebs? Yung paglalagay mo ng tubig. Yung purify, ano ba yan? Basta. Ayan. Tapos, ito yung mga box na itatapon sa Friday. Tapos, ayan mga bebs, nailagay ko na yung ating dalawang maleta. Tapos, nilagyan ko ng mga laman yan, mga bebs. Yung laman dito sa dati sa cabinet, nilagay ko dito sa loob para, ano, save yung ating space. So, ayan mga bebs. Tapos, ito, ilalagay ko nyan tong ating pang-massage. Minsan lang naman kasi ginagamit tong pang-massage namin. So, ayan. Kaya, dito muna siya. Ayan. Diyan muna ang, ay, nako. 2,000 years later. Hello mga bebs, hapon na, alas 3, ay 3:20 na mga bebs. So, ngayon pa lang tayo ulit nakapag-vlog simula kaninang umaga. Ano kasi, tawag nito, wala pa rin yung kumukuha ng box. Ayun, kita nyo naman. So, nag-PM ako sa kanya kung anong, mga anong oras darating. Sabi, mga hapon nga daw. So, estimate daw na time ay 3:35. So, 3:20 na mga bebs. So, waiting na lang ako. Ilang minuto na lang parating na. So, sana. Ayun. Tapos, nag-order ako ng favorite ano ko. Hot naman kesa sa lagi na lang kasing ice. Tumataba na yung chan ko mga bebs. Buti na lang.
natuto na akong mag-order doon sa Kupang kasi meron din doon sa Kupang mga bibs. I-search lang doon, makikita na yung mga coffee shop na gusto mo. So ayun, tapos madali lang mag-send ng bayad. So nakakonect na yung card ko doon sa Kupang. So ayun, yun na nga, mamaya mga bibs, pag si Yeram nandun sa room namin, tambayan niya. So pagdating na lang ng box mga bibs, mag-vlog ako ng nakatago para hindi nila mahalata na nagba-vlog ako mga bibs, or sasabihin ko sa kanila, paki-follow naman. So ayan, mamaya na lang mga bibs, habang naghihintay ako ng dating nila. A few moments later. Thank you. Thank you. So ayun na nga mga babe, so na pick up na nila yung ano, yung box. Akala ko mga Pilipino, ano pala siya, Korean. So ayun, ito na ang ating receipt mga babes. Ayan. So ayan ma, masaya ka na niyan. So na-send ko na yung box. Ayan, wait ka na lang diyan. Siguro katapusan ng August, or tingnan natin kung mabilis katapusan ng August, pero kung mabagal-bagal, mga September siya darating mga mama. So ayan. So wait ka na lang diyan, Mudra, ha, sa box na 'yan. So ayan mga babes. Mamaya na lang ulit, ako ay nanonood pa ng vlog. Si Yeram nandun siya sa room namin. Hindi ako makahiga, nagge-games kasi siya mga babes. So ayan, I'm so happy. Ano siya, 100 lang siya yung bayad. Kasi dati sa iba, sobrang mahal. So ngayon, mura na siya mga babes. Ayan. So ayan na, ang ating preba. So siguro, ulit, magpapabox ako. Siguro hindi pa sa ngayon mga babes. Siguro next year na lang. Kasi medyo maliit-liit talaga yung bahay natin. Mahirap talagang ng box dito. Yung malaki, yung mag-stay ng box dito na malaki para isend sa Pinas. Napakahirap kasi napakaliit ng bahay at wala siyang paglagyan. Kaya siguro, pagka nagkaroon na lang kami ng medyo malaki-laking bahay, ayan, pwede tayong mag-box dyan. Magpa-box ng marami. So ayun mga babes, mamaya na lang. See you later mga babes. Napakainit. So ito pala mga babes yung ano, yung dates ng isesend siya. So nandito pala sa receipt. So pick up niya ngayon, tapos pick up date pala yon sa 23. Ano ba ngayon? Tapos ilo-loading nila, it's August 29. Tapos, shipping date naman, it's September 1 siya mga bebs. Ayan, kita nyo ba? Ayan ma, ganyan yung ano niya. So, mag-expect kayo mga September pa yan, mga darating mga mama, ha? So, ayan yung kanyang date. Ayan. Ayan pala yan. So, ayan lang yung binayaran ko mga bebs. So, yung 100,000 won. So, nagbayad na rin kasi ako ng 10,000 ng pauna. 110 yan, pero binayaran ko na yung box kasi may bayad yung box ng 10,000. So, yung delivery naman, it's 100,000 won. So, ayan. Hello mga babes. Good evening. Luto tayo ng dinner. Ang lulutuin natin ay sardinas, ligo, at saka lalagyan natin ng talong. Ayan, so hindi natin siya lalagyan ng bawang, sibuyas lang at saka kamatis. So ayan ang kakainin natin today. So magtitipid tayo kasi nag-send tayo ng box sa Pilipinas. So nag-gastos tayo. So magtsaga muna tayo sa sardinas mga babes. So ito rin ang papakain ko sa mga bata. Masarap naman to, di ba? So ayan, igigisa lang natin siya. Gigisa lang natin ang ating sardinas na marong talong. Ayan, mas masarap na nga yun eh. Inihintay ko pa yung aking ano, order na sayote. Nag-order pala ako ng sayote nung isang araw. So, sabi, bukas daw ang dating, Thursday. So,
Meron ako dyan chicken, isang buong chicken. So, ayan, nire-reserve ko yan for tinola, mga bebs. Kaya, ayun, sa tiis muna tayo ngayon. So, tomorrow, magtitinola tayo. Pagdating ng sayote na order ko, mga bebs. Ayan. So, ayan, mag-isa muna ako. Wala akong maisip na pagkain, mga bebs. Kaya sabi ko, kay Mister, tried ko yung magigisa ako ng sardinas. Kainin nila yan. Tsaka lalo na, at tsaka nagmamadali din sila dahil merong simba mamaya. 7:30 yung simba. So, hindi kami sasama ni Yeram. Dito lang kami. Si Mister lang at tsaka si Yechan kasi mag-ano siya. Magpa-practice si Yechan ng drum. So, yun, nagigisa na tayo, mga babes. Ang ginagamit kong oil pala, mga babes, ay olive. Ay, sana ba yun? Ayan, olive oil extra virgin. Sana all virgin. Aray ko. Sorry. Naano tuloy ako. So, ayun, mga babes. Ang kaibigan ko pala, mga babes. Yung kaibigan ko pala, mga babes, na Koreana. Balak na naman yung ibigay sa amin yung dalawang pusa niya na original. Kaya lang, ayaw ni Mister kasi dodoble yung papakainin niya. So, pinapakain na namin si Sonic. Tapos kami pa, tapos magdadagdag pa kami, diba? So, tsaka ano, mga bebs, kasi alam mo yung kagamitan ng mga pusa niya, sobrang lalaki, mga bebs. Yung paikot niya, pang exercise, sobrang laki, mga bebs. Ang laki, so walang paglagyan dito sa bahay, napakaliit na. Tsaka ayaw din ni Mister dahil baka mabaho yung yung etchak, diba? So ayaw ni Mister. Tsaka ako rin mapapagod kasi ako din yung maglilinis ng mga etchak nila. Katulad ni Sonic, ako lahat. Ako yung naglilinis ng bahay niya. Ako nagpapaligo. So ano, saan ka pa? So parang nagkaroon din ako ng baby, mga bebs. Kaya ayun, so sabi ni Mister, no. Ako din naman ayoko. Okay lang sana kung sa Philippines tayo mag-alaga ng ganyan. Okay na okay lang. Pero lalo na dito sa Korea, apartment kami, napakahirap. At saka liit-liit ng bahay namin, hindi pwede. Gusto ko sana, kaya lang parang naisip ko may ako yung mahihirapan. Kaya hindi na. Hindi na lang. Kasi kaya siguro nila pinamimigay dahil nahihirapan na rin silang mag-alaga dahil marami na rin silang alagang mga hayop, mga babes. So yung si Sonic nga pinamigay nila sa amin, tapos yung ibon, di ba? Tapos yung isa pang ba yung bibigay sana, so hindi ko na yung tinanggap kasi hindi ko rin kaya, mga babes. Sige, latuin ko muna ito, mga babes, ha? Kasi nagmamadali yung mga alaga ko dahil aalis pa sila mamaya. So, ayan na siya, mga babes, ang ating talong kinisa sa sardinas. Tapos magpipirito na lang ako ng apat na itlog kasi ayaw sigurado ng mga bata nung niluluto ko na to. Kasi hindi ko makain ng ganyan yung mga bata. Kaya pagpipirito ko na lang sila ng itlog para makakain naman sila. Kawawa naman. Kasi kanina yung ulam namin ni Yeram, ito gulay na ginisa din sa giniling yung repolyo tas kamatis. So, yan ang ulam namin kanina. Tanghalian. Tas kagabi din yan. Nagustuhan ni Mister. So, papakain ko din yan kay Mister. Tipid-tipid muna tayo. Puro gulay muna tayo. Mas healthy, di ba? So, sa Saturday na lang tayo kakain ng masarap. Romance, yun.
Esther. Tapos kami ito, online worship lang kami ni Yeram. Tapos ayun, doon naka-bluetooth siya para malakas-lakas yung ating speaker. Ayun. So dito kami sa room namin ni room namin mag-worship. Ayan. Siguro mga babes, mag-i-end na lang ako ng vlog dito. Kasi hindi ko na matutuloy yung vlog ko tonight kasi gabi na. So ayan, maraming salamat mga babes. Ayan ma, nahulog ko na yung iyong box. Masaya ka na. So ayan, mag-i-start na yata. So ayan mga babes, maraming salamat. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para po lagi po kayong updated sa aking mga video. Bye mga babes, see you po sa aking next vlog. Bye! Be nice, be good, God bless.